Magandang umaga sa bawat isa sa ating muli. Nandito po tayo sa ating daily devotion. Hatid po sa atin ng LE Metro Manila Satellite Church. Ano po, kung tayo po'y handa na, tayo po'y manalangin muna. Panginoon, maraming maraming salamat po, Diyos, sa umagang ito, sa magandang umaga na ibinigay niyo po sa amin. Ang Panginoon, kami nagpapasalamat sa ibinigay niyo po sa amin na kalakasan bawat araw, Panginoon. Salamat sa pag-iingat, salamat sa maayos na tulog, salamat, Panginoon, sa pagising pa lamang namin. Lord, malakas kami, okay kami, walang nararamdaman, Panginoon. Thank you, Lord. Napakabuti niyo po sa amin, O God. And sa umagang ito, samahan niyo po kami sa aming pagbabahagi at pakikinig ng inyong salita. Ikaw po ang mangusap, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, makibukas po kayo sa akin sa Mateo 8, verse 25 to 26. Ang sabi po dito, "Then his disciples came to him and awake him, saying, Lord, save us, we are perishing. But he said to them, Why are you fearful, O you little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm." Na po, although the disciples had witnessed many miracles, they panic in this storm. No po, ito yung araw, sa Matthew makikita, Matthew 8 makikita natin, no po, na maraming ginawang miracles si Christ at na witness yon ng kanyang mga disciples. No po, nakita nila yon. No, pero nung dumating yung storm, nagpanic sila, natakot sila, nagduda sila. No po, as experienced sailors, no, mga sailors kasi tong mga disciples na to. No, they knew its danger. What they did not know was that Christ could control the forces of the nature. Alam nila yung danger, yung panganib kapag may storm, lalo na pag nandun sila sa laot, alam nila yon. Pero ang hindi nila alam na si Christ could control the forces of nature. No, it is by faith that God's mighty hand or mighty power is released into the life of a Christian. No, it is by faith. No po, it is by faith. No po, sa punto na ang isang believer, no po, ay nagkaroon ng pagdududa o doubt, ng takot, no po, sa mga storm, sa mga problema, sa mga trials na dumarating sa ating buhay, no po, pagpapakita iyon na hindi natin lubos or lubusang kilala ang Diyos na meron tayo. No po, kahit na anong panalangin natin, kung tayo naman, no po, ay nagdududa sa kakayanan at kapangyarihan ng Diyos, no, sa tingin po ba natin, matatanggap ba natin ang kasagutan sa ating mga panalangin? Definitely hindi po. No, without faith, it is impossible to please God. Yan po ang sabi sa Hebrews 11 verse 6. No po, God never comforts you in your doubt. No po, hindi tayo iko-comfort ng Lord do sa mga panahon na nagda-doubt tayo. No, ayaw na ayaw ng Lord na pinagdududahan natin ang kanyang kapangyarihan. No po, Jesus consistently rebuked those who would not believe him. No, kahit si Jesus talagang nire-rebuke niya yung mga, kahit mga disciples niya, ito makikita natin, maraming beses niyang nire-rebuke ang kanyang mga disciples every time na hindi sila naniniwala sa kakayanan at kapangyarihan ng Panginoon. No po, sabi niya, bakit kayo natatakot? Kasama niyo ako. No, ang liit-liit naman ng inyong pananampalataya. No, parang ang sakit nga naman. Nakasama niyo na ako, pero hindi niyo pa rin ba nakikita yung kaya kong gawin? No, sa ating ganun din sa buhay natin, no, nakikita, ang dami na nating napagdaanan ng mga answered prayer, yung mga miracle na ginagawa ni Christ sa buhay natin, pero may mga pagkakataon talaga na nagda-doubt pa rin tayo, nagdududa at natatakot pa rin every time na magdadaan tayo sa mga storms.
No? So, paano mabibuild ang iyong pananampalataya sa Lord? Unang-una, kilalanin mo siya. Importante po yun. No? Importante na kilala mo siya para may pundasyon din ang iyong pananampalataya. No? Sa paanong paraan, through reading His Word, no? Pakikinig ng kanyang mga salita, katulad ng ginagawa natin ngayon. No? Because when we truly understand who God is, we will realize that He controls both the storms of nature and the storms of the troubled heart. No po, kapag kilala natin ng lubos, malalim ang Panginoon, mas maiintindihan natin, magiging matapang tayo na, no, hindi ko kailangan matakot, hindi ko kailangan magduda, kasi God is in control. No po. And pangalawa, alisin ang takot at pagdududa. No po. Hindi makakakilos ang Diyos kapag laging takot at pagdududa ang mananaig sa atin. No? Kundi ang dapat nating gawin, lakihan ang ating pananampalataya dahil ang Diyos na meron tayo ay malaki at makapangyarihan. No po. Nagdadaan ka ba kapatid sa mga storms ng iyong buhay? Have faith in God. Kilalanin mo ang Panginoon, no po, sa gitna ng mga storms na yan. And ikaw mismo maa-amaze sa kanyang gagawin, sa kanyang kapangyarihan. Sige po, tayo po'y manalangin sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa umagang ito, sa iyong mga salita. Panginoon, patawarin mo kami kung may mga pagkakataon na kami natakot sa mga storms, sa mga trials na dumarating sa aming mga buhay. Tawarin mo kami kung kami nagduda sa iyong kakayanan, Panginoon. Lord, help us na ang aming pananampalataya ay lumalim. Tulungan niyo kami, O Diyos, na bawat araw magkaroon kami ng desire na kilalanin ka pa, Panginoon, upang kapag may mga ganitong pagkakataon na nagmagdaan kami sa storm, Lord, hindi na pagdududa, hindi na takot ang maghahari, kundi Lord, makikita mo kami, Lord, na lumalaban, matapang dahil may pananampalataya, Panginoon. Lord, give us a faith na hindi mayayanig ng mga storms, hindi mayayanig ng mga trials, O God. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Patuloy kang kumilos dun sa mga taong makakapanood ng devotion na ito, makakapanghinig. Ikaw ang kumilos sa kanilang mga puso. Ikaw ang mag-cultivate, Panginoon, ng mga puso nila, O Diyos. And Lord, maraming salamat. Maraming maaabot ng mga salita mo, O God, sa pamamagitan ng mga video na ito, Panginoon. Maraming salamat po, O God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po, kung tayo po ay patuloy na pinagpapala or na bless ng mga ating daily devotion, please, no po, patuloy po nating i-share ang ating mga daily devotion, itong mga daily devotion na to, and please like our page, no po, LE Metro Manila Hills Satellite Church. And kung kayo po ay kinakausap ng Panginoon upang mag-donate, no po, kung gusto niyo pong pagpalain itong gawain, no, please contact us, no, i-contact niyo lang po kami, send us a message para po makapag-donate sa gawain ng Panginoon. Maraming salamat po. See you every Sunday 2 PM, no po, sa ating Sunday celebration. Samahan niyo po kami to celebrate the goodness of God. God bless you.